dito, si Brother Romel. Crowd. Ilang buwan pa lang, no? Nasa space pa siya ng pagpapakain ng salita ng Beos. Ngunit tayong mga matagal na sa ministeryo ng Panginoon, tayo ay pinapakain at hindi lamang papakainin, dapat tayo rin ay magpapakain. Tama ba ako? Amen. Hindi pwede na ang hawak ko lagi yung kutsara ay isusubo ko na lang lagi sa inyo. At kayo yung hangga na lang ng hangga. Oh, sa pastor. Ah, ang pangit pastor. Ang tigas pastor. Ang labot pastor. Ang lakwenta pastor. Ganun ang kristyano. Sometimes, pag hindi nila magustuhan ang preaching ng pastor, ah, walang kwenta man nito. Hindi magandang pagkanyo. Ito kung demo pastor, yun nga ang nangisiparating ng Dio. Ang sabihin naman ng pagkamisahe ng pastor ay patama, ay grabe naman si pastor. So, walang pigil yung kanyang pananalita sa pulpito at lagi may pamasama. Panito ng pastor, nirarap-rap ng aroma light yung puso eh. Ganun. So, realidad ng buhay natin yan. Minsan, makakasalita tayo na yung pinapakain sa atin ng pastor minsan malamya, minsan malambot, minsan matigas, minsan naman lugaw, minsan naman gato-gato, may side dish. Pero ang salita ng Diyos ay variety po siya. Ibig sabihin na kahit may paulit-ulit ito, natututo tayo. At ang bawat isang nakakinig ng salita ng Diyos, may kakayahang magbahagi. Ano mo ba? May kakayahan ng panagyan. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, hindi ka lamang tagapakinig. At habang buhay ay makikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At hindi na lang na aabot ka ng 10 years, 20 years, hala, tagapakinig ka pa rin. At ikaw pa rin magsasabi, wala kong kwenta ang preaching ni Pastor. Uy, napakaganda ang preaching ni Pastor ngayon. Blessed na blessed ako. Kasi pinuri niya ang aking pagawa. Kaya gano'n, no? Pagka gano'n naman ang realidad ng isang Kristiyano, pagka napuri tayo, natutuwa tayo. Pagka nasaktan tayo, ay nagtatampo tayo. Sinali ko na po sa sarili ko. Kasi kasama rin ako Kristiyano na katulad ninyo. Na hindi po si Pastor, siya ay excluded na sa mga itong buhay. Kasama tayong lahat na matatamaan sa salita ng Diyos dahil para po sa atin ito. Bago po ang lahat, manalangin tayo. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. At sa gabing ito, nais ko pong saliksikin ninyo yung mga puso sapagkat kayo rin naman ay kasama po sa pagbabahagi ngayon sa salita ng Diyos. Yes. Sige, let us pray. Lord God in heaven, salamat Panginoon sa inyong kapangyarihan na patuloy mo pinapahayag sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa gabing ito, inhaling namin ang banal na Espiritu na siyang maghari at siyang manguna sa gawain ito, Panginoon. Lord, turuan mo ang bawat isa sa amin na aming maunawaan ang inyong mga salita, Panginoon. Amin pong hinihiling ang pagtuturo ng banal na Espiritu sa gabing ito, Panginoon. At ikaw lang ang aming itinataas sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, aming idinababang aming sarili sapagkat ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, sa aming pag-aaralan sa gabing ito, naway magbigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Maaring sa pisikal, maaring sa emosyonal, sa espiritual, financial, material man na pagsubok ng aming buhay, Panginoon. Lord, amin pong pinataas at amin pong ipinagkakatiwala ito sa inyo. Make Satan powerless in this evening. At Lord, continue to empower our hearts by the Holy Spirit. We rebuke the power of Satan at nawa ikaw ang siyang manguna sa gawain ito. Lord, lead us by your holy hand all these things and as we pray in Jesus' name, our Savior. Amen and amen. So, yung napag-aralan namin ng Miyerkules, napaganda kung naka-attend kayo. It's about mga questionabling pamumuhay natin. Parang nakabilis ko makalimot eh, dahil marami tumatakbo sa isip ko. Pero, Brother Jao, meron ka bang naalala? Mari mo bang mag-share ng isang usaping questionable? Naalala pa ba mga verse? Hindi, yung binabigay sa akin is yung nasa ano yun. James chapter 4 verse 3. Yeah. Napakagaling ni Barja. James chapter 4 verse 3. Ang tanong doon is ano ang nagbubunsod sa iyo na gawin ito?
So, basahin po natin yung James chapter 4, verse 3. So, ang sabi po dito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang yung layo niyo. Humingi kayo upang gamitin sa kalayuan. So, yun po. Ang binigay po na example ni Pastor is yung ano yung life, yung pagkaya ng loto. Pagkaya ng loto. So, so bakit ka tumataya ng loto? Tanong sa sarili, let's go on na isang mga nasunodal yung motive. Kung ano lang, tama, kung ano ang motivo mo, bakit ka tumataya ng loto? Nangano ka? Ano ba? Ang gagawin mo, ito ba'y magagamit para sa ikapupuri ng Panginoon? Ito ba'y magagamit sa sarili mong kalayawan o sarili mong bisyo? So, kung talagang hindi ka hindi ka mananalo dahil it's bawal sa mga Christian o kaya ng Lord sa mga pastor, but ang ano doon is kung humihingi tayo ng bagay na para sa ating sarili na siguraduhin natin na magagamit ito sa ikapupuri ng Panginoon. Ang sagalan is matanggap natin ang ipagkakaloob ng Panginoon. Hindi man sa ngayon, maaaring bukas o sumunod na araw, sumunod na buwan, sumunod na taon. But huwag kang magtatampo kung ikaw man ipagkaita ng Panginoon. At doon pa rin ito basta alam niya na taos sa puso mo yung paghingi at gagamitin mo sa kapupuri. Amen. Salamat po, Manong Jow. May naalala ka, no? Hindi pala nawala ng kabuluhan ng ating pag-aaral at meron pa rin may tanim sa iyong isipan. At napakabuti ng Diyos na naalala natin at daladala natin sa ating puso. So sa gabing ito, sino po ba rito ang hindi nakaka-experience ng mga trials and persecution? Maaring ito ay trial sa iyong puso. Trial sa iyong pamilya. Maaaring ito ay trial sa iyong sarili. Trial spiritually. No? Maaaring trial sa paglilingkod mo sa Panginoon. So, tayo naman dito kasi mayroong kanya-kanyang anxiety na tinatawag. Yung lang po kung alam niya yung anxiety. So, minsan, isa ako sa mga naapektuhan ng anxiety. Yung anxiety niya. Yung tinatawag na sad. Sino po ang nakakaalam sa sad? Ha? Sad na mo kaya hindi ang bawang sad? Sad, lungkot. Lungkot. Pero the deep meaning ng sad ay ito po yung sabihin niyo po sa akin kung hindi kayo nakakaroon ng separation anxiety disorder. Ibig ko pong sabihin, hindi niyo ba naalala yung mga anak? Hindi niyo ba naalala yung mga asawa? Mga asawa rito. Hindi niyo ba naalala yung mga pamilya? Hindi niyo ba naalala yung tanging bayan na pinagmulan? Ito, ito pong nangyayari sa akin. Kahit mga Kristiyano na tayo, we have Christ in our life. We experience separation anxiety disorders. So, ang mga doktor na nag-aaral po, ito po ang isang kadahilanan ng kalaban natin sa emosyon natin, yung separation anxiety disorder. Nagkakaroon ka ng matinding problema sa emosyon. Number one cause, because you are being separated and you have anxiety disorder. Ibig sabihin, naghiwalay ka, nagkaroon ka ng kabalisahan, at itong kapalisahan na ito, disorder ito. Magiging sakit natin yan pag hindi natin naagapan. At paano po natin maagapan yan? Ito po ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin para malabanan natin itong sad. Separation, anxiety, disorder. Well, napakahirap po kapag ang isang tao ay palaisip. Amin po ba? Amen. Sino bang palaisip dito? Amen. Hindi naman nag-iisip na ang ganda naman ng babae sa siya. Yan. Ulang-ulang, ay huwag na mag-suits. Yan.
isip ito. Hindi naman gano'n ha, hindi yung isip. Panginoon, sana naman yung luto, tinayaan ko. Ay, yung mapanagulipas ko. Ay, tumaya. Sana. Yan si Vice. Hirao? Di ba babanggit pa? Naka-video pa kayo, ha? Nakakabalato. Sometimes, our emotional problem will lead us into disorder. Kasi yung itong separation natin, halimbawa, yung nalayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, is either your husband, is either your son, is either your daughter, na iniisip mo gusto mo na makapiling at dadagdag pa yung maraming problema, maaaring magkasakit kang pisikal, financial, maaaring mawala ka ng financial, material na bagay, madadagdag pa ito emotionally. At kapag hindi mo ito maagapan, sabi ng mga doktor, it will lead unto a crucial situation na maaari kang mabaliw, maaari tayong mabaliw. At kakaisip mo, nung kakaisip, iba pa lang naiisip mo na. Maglalakad ka na lang sa kalye at nakita kayo ng mga taong grasa sa Pilipinas. Amen. So, napabaliw yun sila. Sobrang, ang iba, drug addict. Yung iba drug addict, na sobra sa kahit-hit, nasira ang kanilang utak. Nagkaroon sila ng anxiety disorder na nabalisa sila at hindi nila alam ang mga pangyayari. Pero nangyayari din ito sa normal na tao na isip ng isip. Sabi nila, ang utak natin ay may mga tsorka. Alam niyo po yung tsorka? Tornilyo. Malas ang isa. Tornilyo. Malas ang isa tornilyo. Ay nyari ka. Mukhang na, ay nyari ka na. Amen? Tsorka ko ba sa ating gano'n? Kaya iwasan natin mag-isip na mag-isip. And we should consider that God is with us. Ako mag-isip na mag-isip. Share mo. Huwag masyado. May narinig ko kung maganda. Wow. Sige. Masarap ang mag-isip. Kung ang Panginoon ang iniisip. Amen! Paki-status nga! Paki-status. So ito pong gabing ito, magkaroon tayo ng interaction. Sinasabi ko, ayaw kong mag-spoon feeding ng lahat. Amen! Gusto ko po spoon feeding tayo lahat. Magsusubuhan tayo lahat. Maganda. If you have an idea, amen! Give your idea. Amen! I give your idea and we will share our idea. Amen! Hindi lang ako ang makapag-share. Alam ko may mga tinatago kayo, ilabas nyo na yan. Mag-share tayo sa inyo. Brother Marlon. Labas mo na sa bulsa mo. Magpag-git na. Ang babanggit sa paano. Okay. So, ang number one talaga na nalaban natin dito is not money. It's not money. It's not, you have your money, you have your salary. Yes. Sa Pilipinas. Sometimes talaga kalaban mo emosyon. Padala ka naman ng pera, nag-aaway mo sila. Yun. Emosyon mo. Pera nandun na. Nag-aaway pa. Ano ba gusto nila? Happyan dapat. Minsan, di ba? Amen. Halos pinadala mo na lahat. Kulang pa. Sasabihin ko lang. Pinadala mo. Talaga na. At kapag sabihin mo, akala nyo naman nangumulang kami ng pera din po. Magagalit pa sila. Sabihin na lang, ayaw ko na magpadala. So tayo naman, na mayroong emosyon, nag-iisip tayo ngayon, bakit ganun? Bakit ganun? Kaya napakaganda na nag-lead sa atin yung salita ng Diyos at may natuturo sa atin kung paano natin ma-handle yung emotional problem natin, yung separation anxiety disorder, na if you want to be with your family, but it cannot be. Why? Because you don't have enough financial. Tama ba? Amen. Sino po yung gusto dito umuwi at talay bacon lang? Tunan lang. Ano mabili mo tunan doon sa Pilipinas? Meron siguro mabili tunan doon. Yung mga mamon-mamon. Mabili ka nila. Makikiyak. Pero uwi ka wala talaga sa Pilipinas. Mas lalo kang problema ng emosyon doon. Sisisihin ka, bakit ka umuwi? Wala ka ng pera. Bakit ka umuwi? Nahirapan ako sa tulad. Well, hindi kaya mo yan. Hindi yan. Hindi pa yan karsel. Beer. Sabi nila, ang hirap na po sa Pilipinas. Kami gusto pumunta diyan. Ikaw gusto umuwi? Ano ka malaman? Pilo? Emotion talaga. Ito problema. Ang mga sabi, bakit hindi ba ako pigilan?
Di kasi sayang ba ang pera? Sayang nga naman talaga. Pero ito, trials na buhay natin. How we handle these trials and how we handle this persecution in our life. Na, as Christian, pinipersecute tayo. As Christian, meron po tayong trials. So, pag-aralan natin yung the benefits of going through trials. Itong sad na ito, separation anxiety disorder, is this trials in your life? Iba yung persecution, iba yung trial na testing sa buhay natin. Naintindihan niyo po ba? Hindi ito magkasama yung trials at saka persecution. Kasi yung trials, katulad ng isang tulay, ito po tulay, no? Tapos ang tulay na ito ay 20 tons ang kanyang kapasidad para daanan ng isang truck na mayroon 20 tons. Kapag sinabi trials, itong tulay na ito, dadaanan ito ng 20 tons. So hindi ito persecution. In-explain ko lang kung paano yung trials. Ha? Itong tulay, 20 tons ng capacity na kaya niyang i-handle. Ibig sabihin, kung may dadaan sa kanya na 40 tons, bibigay ito. Pero kung 10 tons, 15 tons, 19 tons, 20 tons, ay kaya-kaya niya. Kasi 20 tons yung capacity niya. Ay, ibig sabihin, kung dadaan ang isang sasakyan na 20 tons, susubukin ang kanyang kalidad, quality. Kung ito ba'y bibigay o hindi. No? Yan po ang trials. Katulad natin mga tao, tayo ang kinatrial, susubukin yung kapasidad mo sa pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Asaan na ba ang iyong estado ng iyong faith sa ating Panginoon? Okay, considering that we Christian, why na pinapatay yung mga pamilya natin, binibigyan tayo ng matinding mga pagsubok, katulad ni Job, namatay yung mga anak niya, no? Kinuha yung ari-arian niya at siya na lang natira at matinding sakit ang kanyang inabot, no? Tinadaan sa panahon na God allowed trials para i-test yung faith natin. Pero sa gabing ito pag-aralan natin, yung mga benefits of going through trial, isa-isahin po natin. Ilan po tayo? So, huwag natin isama si Brother Romel. So, I need your Bible. The Bible is your gun. Mm. Satan is all around. Without your gun, patay ka. Makihin ka ni Satanas kagad. So, you have your Bible with you. Babanggit na pangalan. Ating makapili ah. But if you have your Bible, literally Bible, pag may time na Bible. Bible. Kasi ang cellphone yung pan-Facebook. Iba yung pinipindot eh. Makatutut, may katawag yan. Book sa Bible, walang magkakas yung Facebook niya. Amen. Talagang Bible. Pag binuksan to, That's right. Okay. 6, 7, 8, 9, 10. Number 1 is growing. This is your part, trial and persecution part of growing. If what? Kung paano mo may paliwanag ito. Kung alaman mo, you should be creative. You should be creative and I will give you time to share. 2 minutes. Two minutes. About trials and persecution as a part of growing. Ako si Brother James. Kasama ko yung John 16:33. 2 minutes lang ito. 2 minutes lang. You should be creative. You should be creative. Tapang-release dapat. Yeah. Kung ano gusto mo, mag-share ko naman ha, bago yung creative. Prepare, ano yun? Verses? To the glory. Prepare us to the glory. Ha? Prepare us for eternal glory. Ah. Corinthians, 2 Corinthians 4:17. Ang pagsubok, ang mga persecution, kung natin pag-uusig, yan yung mag-pupush atin na lalapit na tayo. Number 5 ka po, ano? 5 ka. Ano ka? Suffering. Number 5. Suffering. Allow you to share in Christ. Ano? Ang ganda yun. Ganda yun. Romans. Share in Christ. Ibig sabihin, kung ikay may trials, talagang tinitestimony mo yan para may sharing in Christ na buhay sa buhay. Amen. Okay. Number 5, 6. Trials of persecution prepare us for eternal glory. Ang Brother Jonathan. Ay ako?
Because may diff ka na ng faith, kaya-kaya mo rin. Through your eternal glory. Amen! Kaya? Kuminis lang yan, ha? So, pag-aaralan nyo na yan, you must be creative with me. So, itong trials and persecution, meron itong right attitude. When going through trials and persecution, yung trials niya should be considered it as joy. No? Kaya-kaya ni Barbaro niya. Yeah. Ano ka James, masaya ka pag na may trials. Amen, amen. Sa James 1:4. Wait on the Lord. Verse 4. Kaya mo yan. Wait on the Lord. Isaiah chapter 40, verse 31. Alas ako. Wait. Number 3, rely on the strength of God. Brother Jao. Okay. You are trying, you should rely on the strength of God. And number 4, believe that is that God is with you. Okay, hati naman tayo. Okay, ganito pong gagawin natin. You read your scripture. Ito lang din gawin natin number 3. You read your scripture. You must be creative. At pagkatapos may share, isang tayo ng interaction sa lahat. Saglit lang naman po ito. Taga-video daw kasi ako. Ang mix ko na ito. Pwede niya makakapagbasa. Huwag ka matibang eh. Kapagit ang pangalan. Ano yung babasahin mo na ha? Makalaban. Makatingin sa atin. Post mo na. At next time, kung wala pa, this is Lani. Next time naman. Apo. Comment or kaya na. Ito ay bahagi ng ating pag-mature as Christian. Amen. Tayo rin ay nag-share. Ano ba yung second? Second Corinthians. So, ano version? Anong kanta? Huh? Ano version? Yung ano? Ito ba naman mo? NIV. Parigyan. Series. Hindi be sure if we going through trials. Ito po ay mga... Number one, sabi dito, trials and persecution is part of growing. In 1 Peter 4, verse 12, sabi po dito, mga minamahal, huwag kayong pagtakhan at ituring na di pangkalaniwan ang mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Minsan, nung kami ay nagkaroon ng Wednesday Bible study dun sa part nila Wolong Boys, nila Chairman, ginawan po sila ng isang papel na isusulat doon kung ano yung mga pinagdadaanan yung mga trials, mga worries. And then, isulat mo lahat po ang halimbawa ako, dumadanas ako ng trials financially, longing sa aking pamilya. So, isa-isa, I know na ganun din sick kayo, di ba? Kumbaga, ako, Brother Edison, ano yung mga tingin mo trials na dinadanas mo? Ikaw. Kasi sabi ako? Yeah. Emotion, tatay, Robert. Ako, ano? Pare-parehas. And then, hindi man nakasulat dito, pero sinabi sa 1 Corinthians 10:13 that walang pagsubok na yung binigay ang Diyos na hindi mo kakayan. Na pagdating ng panahon na binigyan kayo ng pagsubok, ibigyan din kayo ng lakas ng loob para pagtagumpayan. Amen. Ang sabi sa John 16:33, doon pa lang, sinabi na sa atin ng Panginoon, binigyan na tayo ng babala na dito sa mundong ito, dadanas tayo ng mga matitinding pagsubok. Hindi lang basta sinabi sa John 10:10 na bibigyan tayo ng abundant life ng Panginoon. Sinabi doon, I will give you a life, abundant life, di ba? Yun ang sinabi ng Panginoon, yun yung promise niya. Pero binigyan din tayo ng babala sa John 16:33 na dito sa mundong ito dadanas kayo ng pagsubok. Mm. Pero ang pangako din ng Panginoon, I have overcome the world, sabi niya. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Kaya yung power na ipinasa na sa atin eh. Ano man yung mga trials na dinadanas natin ngayon, ano lang yan eh, kumbaga pangkaraniwan lang yan na bilang tao, dadanasin natin yan as bilang paglago. Yung kumbaga sa pagkabata,
kung ikaw ay ano, bago ka matutong lumakad, matutumba ka muna. So, so every time na matutumba ka, natututo kang lumakad unti-unti hanggang sa matuto kang tumayo, tumakbo. So ganun din habang tayo, sabi nga lagi sinasabi dati ni ano ni Brother Ray that every day is learning another stage of life, di ba? Mm. Araw-araw natututo tayo, araw-araw may ano kailangan nating matuto sa buhay. So ang pagkakaroon ng ano yung aral na nakukuha natin, yun yung trials na ibinibigay sa atin ng Panginoon bilang paglago. At sabi nga lagi ni Brother James, we are more than conquerors. Diba? Kasi napagtagumpayan na ng Panginoon doon eh. And then ipinasa na lang sa atin. So, mas ano tayo, mas we are more than conquerors. So, sa Panginoon po, ang papuri ko sa lahat. So, pakita natin that trials and tribulations is part of our growing. No? Napakalaking bagay ang trials and persecution because it will introduce you to your growing stage. Amen. Pagsubok, hindi ka mag-grow. At sabi nga si Roy kanina, nandiyan na yung mga pagsubok na tahan. Hindi naman mali ang Diyos na nagbigay siya pagsubok na hindi natin makakayanan. Amen. Maganda. 10:13. First Corinthians. Message na napaka-creative niya. Naisin ako ito. Hindi creative. And this is Roy. Father James. So, naman, trials. Number two, persecution happened for our purpose. So, sabi dito na, and we know that all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. Amen. So, every one of us has a trials, amen, in our own life na talagang parang sinasabi natin sa mga, minsan sinasabi natin sa mga ating sarili na, why God, you allow these trials, this persecution happen in my life. But, if we put our cares to Him, and He will cares for us because He cares us. Hallelujah. At ang kwan ko dito mga kapatid ay kahit yung nangyari sa atin na parang pangit yung mga nangyari sa atin, but God will turn that, He will turn our sorrow into joy. Amen? Because He want us that ang gusto niya sa atin ay He allowed these trials so that He want us to trust Him more. Amen? He want us to trust Him more. He want us to put our faith in Him. He want us to focus our eye on Him. He want us to put our yung mga pa natin, yung mga parang yung kinasabi natin na hindi ko na kaya to. He want us to yung kukuha tayo sa Kanyang lakas. Amen? Kasi nga it's only His grace He will give us the ability for our inability. Without Christ, we can do nothing at all. So, ang mapan ko dito sa, ang mapan ko dito, last na pan ko dito na, we are, yung sinabi nga ni Sir Rowan, we are more than conqueror, not our own works, not our own sa pagkuhan ng mga trials, but we can do this by His own help. Amen. So, glory to God. Amen. Amen. Salamat, Brother Dave. Tama-tama. Luminis lang, no? Okay, sa akin po, sa halos pare-pareho lang, ano, tututok na lang po ako sa James 1 verse 2 to 4. Ang sabi po niya dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So, sa akin po talaga is, ito talaga nakakaranas po ako nito ngayon dahil I'm longing for my family, ano, inano ako, blood test, urine test, lahat-lahat, wala namang nakitang ano, lahat naman po okay. And sabi ng doktor, totoo nga na baka may emotional problem ka, sabi niya. So, talagang yung kaiisip mo, talagang nangingibabaw po ang ating pag-iisip. Sa yung kayo humihina ang katawan sa isip ng isip. So salamat na lang at dahil talagang yung topic ay talagang para sa ating lahat, para sa akin. Totoo nga po, sabi ng doktor kanina is baka yung emotional problem kaya lalong sumasakit ang ulo. So ano po, this week po talagang humihina ang aking ano dahil nagkaroon ako ng emotional problem sa mister ko, sa anak ko, sa pamilya ko. And talaga pong gusto ko nang umuwi talaga. Sabi ko sa ate ko, uwi na ako sa December.
Sabi ko kasi, pero wala pa naman akong puhunan. At may pwesto naman, yun, pinapaupa. Sabi ko sa ate ko, iutang na lang uli yung titulo kasi talagang uwi-uwi na ako. Yung 6 years na naging sa pagiging katulong. Samang-sama na ako, sabi ko, Lord, parang lumalamig na ang aking ano, sa pananampalataya. Sabi ko, parang walang silbi na nandito ako, puro problema pa rin. Parang nawawala na ako ng faith, pero kaya siguro nagkakasakta ko. So yun, tumawag ako sa mga kapatiran na nagpaano sa akin ng loob. So yun nga, sabi niya dito, walang pagsubok. Sabi ko, sa 6 years na pag-stay ko ng Korea, ang dami talaga ng nililinang, ano, polish yung character nga eh. Yung sa, wala akong tiyaga talaga. Gusto ko, na pinapunta ko ng Korea, puro problema, sabi ko. Pero yun nga, ano, sabi niya dito, mapagtatagumpayan ko, be patient lang sa akin dahil andyan naman ang Panginoon. Dahil kung minsan kasi parang nawawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, parang hindi ko magagawa yung ipinangako ko sa iyo noon na gusto kong ipagpatuloy ang paglilingkod sa Kanya at maging asin at ilaw din sa mga kababayan ko. Eh sabi ko, kahit ang ano po kasi, gusto ko pagka nagtinda ako, syempre may puhunan ka, hindi ka na mangungutang. Gusto ko pong makaakay talaga ng ibang kaluluwa na syempre nasa palengke ako, maraming lalapit mga kaibigan. Gusto kong maging ilaw talaga na syempre paano ka mag-aakit kung salita lang kailangan. Ang plano ko po kasi talagang may pera na magluluto ka ng pansit, bibigyan mo ng juice para ba makahikayat po. So yun ang ano ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo kong magtiyaga muna na dito sa Korea na magtrabaho. At saka po yung dito sa polish your character, sa tagal ko po dito sa 6 years ng Korea, no? Dati po kung pagising ko ng Sunday, nagmumuriot ako pag walang nag-aayos ng upuan. Pero hindi po pala, tumutok ka lang sa Panginoon, sa sarili mo. Kasi hindi naman i-bless ng Panginoon ang mga kapatiran na hindi tumutulong. So, encouragement ko po sa iba na gawin po natin, huwag po natin isipin na tumutulong, hindi sila tumutulong, bakit ako lang ang gumagalaw? Huwag po, kung magwalis ka, magwalis po kayo. Yun po yung talagang hindi lang yung character po natin dito. At isa pa po, kung dati nga, chismosa ako ng araw, kung ano sinabi ng kapatiran, ipapasa ko sa iba, nagkanda gulo-gulo. Yun, salamat po sa Diyos at may pagtuturo talaga. Ngayon, quiet na lang ako. Kung anong alam ko, quiet na lang. Kung may pagsasabihan man ako sa taong, alam ko na mapagkakatiwalaan. Yun, ang dami pong, purihin po ang Panginoon dahil sa mga trials dito, sa pag-stay ko dito, na nahinang ko ang aking ugali. At sana pa, lalo pa, hinangin ng Panginoon, hindi lamang ako, kundi lahat po tayo. Amen! God be the glory.